Magandang gabi mga kabekla. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang about sa Storm Marine na talaga namang nasa loob ng ating bansa at ito ay nananalasa. At talaga namang pinag-iingat ang lahat, lalong-lalo na sa pagbaha at landslide na pwedeng ikamatay ng ating mga kababayan. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel, don't forget to like, comment, and subscribe para like yung update sa aking mga bagong gawang video. By the way mga kabekla, ang aking uulat ay galing po at ang source ko po ay ang Pag-asa Weather Forecast. At 3 PM po ngayong hapon, today, ang center po ng Bagyong Maring ay estimated based on all available data at 155 southeast of Apari, Cagayan, with maximum sustained winds of 95 km/h near the center and gustiness of up to 115 km/h. It is moving westward at 20 km/h. Southwest monsoon affecting southern Luzon and the western section of Visayas and Mindanao. Kaya naman talagang nakakaranas po tayo ngayon ng sobrang pag-ulan at palaging madilim ang ating kalangitan. At ayan po ang place na may stormy. Ang Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ilocos Provinces, and the northern portion of Isabela. And caused by STS Marine. Talaga naman si Marine talaga ay nakaka-apekto dito. Impact possible flash floods or landslide na talaga namang nakakamatay o pwedeng ikapahamak ng maraming tao. Kasama rin ang maaapektuhan na lugar ay Central Luzon, the rest of Cagayan Valley, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, the northern portion of Quezon including Pulilo Islands and Calaguas Islands. Metro Manila, Visayas, Memaropa, Bicol Region, rest of Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Barm, and SOCCSK Sargent, the rest of the country. Ito pong mga lugar na nabanggit ko ay talagang pinag-iingat kasi ito po ang pangunahing apektado ng Bagyong Maring. Kaya guys, hanggang dito lamang po ang aking pag-uulat. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kong updated sa aking mga bagong gawang video. Thank you very much!